Teka, girls. Teka lang, girls. Ako lang to, ha? Okay. Hop. Teka lang. Huwag kayong magkagulo dyan. Si Coach Nick Banales pa rin to. Kalma lang. Ganito, ha? Girls, mga girls. Ganito. Inhale. Exhale. Okay, si Coach Nick lang to, ha? Baka... Kalma lang. Ang message dito sa storyang ito, guys, pakinggan yung mabuti, ha? Lagi nating tandaan na hindi hadlang ang kahirapan ng buhay at pinagdaanan natin para hindi matupad ang mga pangarap mo. Gawin mo tong inspirasyon sa lahat ng sitwasyon na pinagdadaanan mo para maging successful tayo. Kaya magtiwala ka lang talaga sa sarili mo na kayang-kaya mong mag-succeed dito. Yan. The moment na ginawa mo ang part mo at sumunod ka lang sa sistema, gaya namin. Wag na masyadong isipin ang problemang nangyayari sa mundo. Bagkos isipin ang solusyon para maging handa sa mga susunod na panahon. Yan, no? Tama nga naman, di ba? May napanood ako kagabing video kay Jack Ma. Idol natin kay Jack Ma, kay billionaire, kay richest man in Asia. Sabi niya, isipin daw natin, guys, na mahihirapan tayo ngayon. Mahihirapan din tayo bukas. Pero magiging maganda at maginhawa ang ating kinabukasan. Yan. At ang isa pa sa natutunan ko sa kanya, guys, ha, pagsamasa mag-hire ka ng matatalinong tao para maging successful ka. Okay? Yung mas matalino pa sa'yo. Di ba? Kasi pag ang matatalino, nagsama-sama yan, grabe, sobrang ganda ng result niyan. Sobrang napakadali ng mga plano, napakadali ng mga solusyon. Kasi sabi nga ni Jack Ma pa rin kahapon, nung nagsiseminar siya, nagtitraining siya, sa lahat daw ng tao doon, siya yung may pinakamalaking problema. Siyempre, dahil siya yung CEO ng company ng Alibaba. So, siya daw yung pinakamalaking problema kasi... What's up? I'm Coach Nick Manjares at andito na naman tayo sa Empowered Consumerism Vlog. Ayan, dito sa usapang business natin. Smile naman na. Okay. So guys, masaya ako talaga today kasi shout out sa mga bago kong partners dyan. Okay. So, shout out sa taga Saudi, taga Qatar, taga Makati, taga Baguio, taga Taguig, taga Hong Kong, ayan. So, ito pa lang, guys, yung mga bago kong partners. Pero marami pa akong partners, upcoming partners dito sa business na to. Tuwa ako kasi, kumbaga parang, alam nyo yun, hindi pa naman ako ganun katagal dito sa business. Pero ramdam ko na tinatangkilik na tayo na minamahal na tayo ng mga clients natin, mga prospect natin. So, guys, bibigyan ko na naman ng inspirasyon at motivational video yung ating mga kababayang OFW at yung, syempre, kayo, yung mga nanonood sa akin, yung mga followers ko, yung mga fans ko, yung mga nagmamahal sa akin, yung mga may crush sa akin. Kupaluka. So, guys, syempre, maganda si yung pinagdaanan mong hirap, tapos pag umasenso ka, ikukwento mo na lang sa iba para iyon yung magiging guide nila para at least gayahin ka nila. Tapos matupad din nila yung mga pangarap nila. At naging bahagi ka dun sa pagtupad nila. Sa nga, malapit ko na rin kwento sa inyo yung storya ko. Pero ngayon, guys, isang OFW, take 2, action! Isang, tingnan nyo, no, ako na yung host, ako pa yung director, ako pa yung cameraman. Take 3. Okay. So, guys,
magiging vlog natin today ay tungkol sa isang OFW kababae natin sa hindi ko alam kung Saudi Arabia siya or kung saan man part siya ng Middle East, pwedeng Kuwait, pwedeng Qatar. Basta ang alam ko lang na 100% sure tayo ay Middle East. So meron siyang picture dyan sa thumbnail natin sa mga pictures dito sa video na kung saan naglilinis siya ng CR. Ang pinakamalupit dito guys, yung picture niya, parang selfie pa sa inidoro. Opo. Kung hindi nyo alam yung inidoro dahil sobrang lalim nito, ito yung bowl na kung saan doon ka nagmamagic. Doon ka nagmamagic, okay? Doon ka kumakanta, okay? So guys, mula sa napaka-simpleng pamumuhay ng isang OFW, nagbaka sakali siya, lumaban siya, talagang sabi nga, successful people are brave and courageous, parang ganun. Nakipagsapalaran siya dito sa business na empowered consumerism at ngayon guys, isa na siyang millionaire circle. Palakpakan naman. At hindi lang yon, meron na rin siyang luxury car. Diba nakaka-inspire, nakaka-believe, nakakamangha, yung wow, mapapawaw ka diba? Kasi yung parang, diba ganyan yung mga tao pagka janitor ka, pagka DH ka, diba? Parang arte nyo. Ganon, parang, diba? May mga tao kasi talagang napaka, ano sa katawan, napaka arte. Okay. Ako kasi, guys, ito ah, shoutout sa lahat ng mga DH, domestic helper. Hello sa inyo lahat. Talang lalo din sa mga kliyente ko. Shoutout sa inyo lahat. Mahal ko kayo. Isa-isa, mahal ko kayo. Okay, kasi marangal yung trabaho nila. Tsaka, mabubuting tao yan, mapagkakatiwalaan mo yan sa negosyo, sa bahay. So, dapat talaga dyan sa mga yan, minamahal at inaalagaan. Hindi yan sinasaktan. Okay. So, yun. Ito na nga. Ang message dito sa storyang ito, guys, pakinggan nyo mabuti, ha. Lagi nating tandaan na hindi hadlang ang kahirapan ng buhay at pinagdaanan natin para hindi matupad ang mga pangarap mo. Gawin mo tong inspirasyon sa lahat ng sitwasyon na pinagdadaanan mo para maging successful tayo. Yan. Kaya magtiwala ka lang talaga sa sarili mo na kayang-kaya mong mag-succeed dito. Yan. The moment na ginawa mo ang part mo at sumunod ka lang sa sistema, gaya namin. Wag na masyadong isipin ang problemang nangyayari sa mundo. Bagkos isipin ang solusyon para maging handa sa mga susunod na panahon. Yan, no? Tama nga naman, di ba? May napanood ako kagabing video kay Jack Ma. Idol natin kay Jack Ma, kay billionaire, kay richest man in Asia. Sabi niya, isipin daw natin guys na mahihirapan tayo ngayon. Mahihirapan din tayo bukas. Pero magiging maganda at maging hawa ang ating kinabukasan. Yan. At ang isa pa sa natutunan ko sa kanya guys ha, pagsamasa mag-hire ka ng matatalinong tao para maging successful ka. Okay? Yung mas matalino pa sa'yo. Di ba? Kasi pag ang matatalino, nagsama-sama yan, grabe. Sobrang ganda ng result niyan. Sobrang napakadali ng mga plano, napakadali ng mga solusyon. Kasi sabi nga ni Jack Ma pa rin kahapon, nung nagsiseminar siya, nagtitraining siya, sa lahat daw ng tao doon, siya yung may pinakamalaking problema. Siyempre, dahil siya yung CEO ng company ng Alibaba, so, siya daw yung pinaka malaking problema kasi lahat ng tao niya, ano niya yun, inaalam niya yung talagang buhay, yung mga problema din sa trabaho, kinakausap niya. So, ganun. Diba? Nakakabilib. So, guys, ha, itong video na to, ito yung magpapaalala sa inyo na hindi porkit janitor ka, hindi porkit yaya ka, hindi porkit katulong ka, hindi porkit construction worker ka, hindi porkit ano po ba yung pinakamababa na tingin nyo sa tao, hindi porkit wala kang pera, hindi mo to kaya guys. Kasi kung pag-iipunan mo to, mag-i-invest ka ng 9,899 pesos, kakausapin mo ko o kung sino man yung nanonood ngayon guys,
magpa-member na kayo sa akin. Kasi guys, ang pangako ko sa inyo, tutulungan ko kayo, hindi lang dahil para maging member ko kayo, tutulungan ko kayo para magkaroon kayo ng downline. Yan. Yun yung trabaho. Isa-shoutout ko yung lahat ng mga business partners ko. Ito ah, ito ay talagang salita galing sa akin. Bukal sa puso ko, bukal sa pagkatao ko. No? Ang promise ko sa lahat ng naging partners ko, aalagaan ko yung partnership natin. Hindi ko kayo papabayaan, hindi ko kayo iiwan sa ere dahil member na kayo. Ang pangako ko sa inyo guys, bibigyan ko kayo ng maraming downlines. Magre-recruit ako, bibigyan ko kayo ng maraming downlines para magkaroon kayo ng malaking kita. Dahil pag natupad ang pangarap nyo, matutupad din yung pangarap ko. So, ganun lang to. Teamwork, guys. Dahil sabi nga sa kanta sa simbahan, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. So, tandaan yan. So, lahat ng magiging partners ko dito sa business na to, maniwala kayo sa akin, hindi man ako magtagumpay, sisiguraduhin kong magtatagumpay kayo. Yan. Sisiguraduhin kong tataba yung bulsa nyo. Yan yung pinakapangako ko sa inyo ngayon. Okay? Para akong kakandidato ng mayor, no? Okay? So, yun ha? Tandaan nyo yan. Sa lahat ng mga OFW kong partner, sa lahat ng mga partners ko dito sa Pilipinas, ako si Coach Nick Manjares. Meron akong isang salita at tutupag dito na lamang. Guys, sana nag-enjoy kayo, may natutunan kayo dito sa video na to. So, sana magpa-member kayo sa akin. Siyempre, may natutunan kayo, magpa-member kayo sa akin. Okay, magpa-member kayo sa akin, tapos mag-isip na kayo ng mga marketing plans nyo para umunlad yung buhay natin. So, bago ang lahat, please comment down below dito sa aking video. Please like, share, and ring the notification bell once na nag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Bye guys, keep safe and God bless you all. Bye-bye.